Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin. Sa ating redemption, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating Eukaristiya, pakikiisa, pakikidamay, kung ano ang nararamdaman ng mga nahihirapan, ang mga may pinagdaraanan. Kaisa natin sila sapagkat ang banal na misa ay pag-aalay natin ng ating mga pinagdadaanan sa Kanya. Mahalaga po ang araw ng Biyernes para sa atin. Ang ating mga petisyon, intensyon, mga nilalaman ng ating puso, pinipresenta natin sa Kanya upang paboran, upang sagutin, upang tayo kahabagan at kaawaan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ang tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan, buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong una'y nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait.
Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala. Kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Opoon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tinanong ni Jesus ang kanya mga alagad ng patalinhaga, "Mari bang maging taga-akin ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mauhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubos ang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing." Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata, mapagpaimbabaw. Alisin mo na muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Biyernes, araw na mahalaga sa komunidad ng Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo po'y nagkakatipon, tayo po'y nagkakabuklod, tayo po'y nagsasama-sama, at tayo'y kasama natin ang paghihirap, mga pinagdaraanan ng ating mga kapatid. Ang hirap nila, hirap din natin, inaako natin. Ang salita ng Diyos po ay ukol sa pagpapakatotoo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, mahalaga mga kapatid, akayin gabayan ang bulag. Mahalaga na kung may pagkakamali ng isang kasama sa komunidad, tuwirin ito, iwasto ito. Ngunit kung ang bulag mag-aakay sa bulag, at kung ang magwawasto hindi modelo, hindi pong magandang sitwasyon ito. Nung ako po'y nag-aaral sa seminaryo, nung hinuhubog po ako sa mahabang panahon ng pagsasanay, pag-aaral, pagmumulde, isa sa mga tinuro sa amin, may bibigay mo lamang panlabas sa mga tao ang meron ka sa iyong kalooban. Sa Ingles, you cannot give what you do not have. Ang pag-uunlad, ang paglalago, ang pagbubunga ng mga mabubuting asal, mga matitibay na prinsipyo, mga birtud na ayon sa Ebanghelyo ay pinupuno mo, hinuhubog mo, pinakaiingat yaman mo upang sa takdang panahon, kung ikaw ay bibigyan ng responsibilidad, may babahagi mo na kung ano ang yaman galing sa iyong kalooban para sa kapwa. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi maaring akayin ng bulag ang kapwa bulag. Eh kung gayon, aasa ka sa pinuno na hindi alam kung ano gagawin. Bulag din, walang direksyon, nalilito. Eh, paikot-ikot na lang, saan ba tayo pupunta? Hindi alam kung ano'y layunin. Hindi alam kung paano makakarating yung proseso na pagpunta doon sa dapat objetibo. Eh walang mangyayari yan. Isa pa ay yung kailangan autentiko ka. Sapagkat, lalo na sa kabataan, sermon ng sermon ka. Tapos naman, ikaw naman, di ka naman halimbawa. Tingnan mo sa Ingles, look who's talking. Tingnan mo yung nagsasalita. Upang maakit, ito yung tinatawag na gravitas sa Latin. Ibig sabihin, kusang lumalapit, kusang naakit, kusang napapapunta, kasi nga, you are gravitated towards that person of prime modeling. Naakit ka, kaya nga, inspirasyon, gusto ko siyang tularan. Kaya nga, kung ikaw, kontra sa sinasabi mo, sabi ni Jesus, mapagpaimbabaw, hipokrito ka, dakdak ng dakdak ka, hanggang salita ka lamang, pero ang
gawa mo kontra sa sinasabi mo. Kailangan yung magkaisa, magkalapat ang nakikita sa labas at ang kalooban mo. Iugnay ko po yung unang pagbasa. Nasa bagong sulat po tayo. Unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Tingnan mo, si Pablo kasi, hindi siya yung kasama sa original na 12 apostles, pero apostol siya. Apostol sa mga Hintil. At humuhubog siya ng mga apostol din. Isa dito si Timoteo. Tama yung, ito yung aral, ito yung turo, ganito yung pamamaraan ng pagtayo ng Kristiyanong komunidad. Pero bago sa lahat, inamin ni San Pablo, ako'y taong makasalanan. Tagausig ako ng simbahan. Persekutor ako ng simbahan. Bulag ako! Hindi ako nakakita hanggang dumating ang liwanag galing kay Kristo. Iugnay ko po. Iugnay. Kaya nga, sinabi dito, kayong mga hindi nakakakita, mga mapagpaimbabaw, tanggalin mo na muna yung tahilan sa iyong mata bago mo ituwid ang kapwa mo. Isa pa sa mga kasabihan na natutunan ko nung ako'y nasa seminaryo, aanihin mo lang kung ano ang tinanim mo noon. Sa Ingles, you reap what you sow. Oh, ang dami-dami po lang mga bunga. Ang dami-dami po lang mga tagumpay. Eh, bakit ako? Ako wala. Eh, paano? Noon pa, mga taon pa, nagtanim ka ba, nagpunla ka ba sa tahimik, matyaga, masipag, at walang nakakakita na pamamaraan? Ganyan po. At kung marami ng bunga, makikita ng mga tao, mabango, kalugod-lugod, kaaya-ayang mga handog sa Panginoon. Ako, ba't wala ako? Eh, di ka naman nagdasal, di ka naman nagkawang gawa araw-araw, hindi ka naman nagsakripisyo sa araw-araw. Sa paghuhubog, sa pagsasanay, dahan-dahan, hinay-hinay, tapat, maasahan, ma-dependable kami sa iyo. Sige po, mga kapatid, no? Patuloy po tayo magdasal sa mga kapatid nating nahihirapan sa pandemyang ito. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, may santo ngayon, San Nicolas de Tolentino, nawa po, autentiko tayo, tunay tayo, totoo tayong nabubuhay upang maging halimbawa at ilaw para sa ating kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa. Tinuruan tayo ni Jesus na mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan natin nawa ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin awang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit
naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon, manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos, manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas natin na trigo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paggahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paggahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalumong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanay mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Jose, na aming obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Nicolas de Tolentino, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sanglilikha, san pinakpan ay namangha. Haleluya, haleluya. Daigdig ay pumupurim, pag-ibig siyang maghahari. Purihin si Kristo. Halleluya, halleluya, halleluya. Ang araw magluwalhati, ang buwan ay bumabati. Halleluya, halleluya. Mga anghel sumasamba, mga tao nagsisimba, purihin si Kristo. Alleluya, alleluya, alleluya. Tayo'y kaniyang pinalayha, kaniyang buhay itinayha. Halleluya, halleluya. Tinaas ang mga aba, mayabang ay matutumba. Purihin si Kristo. Halleluya, halleluya, halleluya. Sa buhay ay salamat po, sa langit tayo'y magtampo. Alleluya, alleluya. Magpunyi ang Pilipino, lumapit sa Nazareno. Purihin si Kristo. Halleluya, halleluya, halleluya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw-ibigan at paglilingkod ko rin bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.